Hello mga kabantahera! Bago po tayo magsimula, please subscribe sa ating munting channel. Ang nakaraan, nalaman ni Raven na peke lang pala ang Bracely Egg ng kanyang ina at pinagtawanan niya ito. Nagkasagutan sila hanggang siya ay nasampal ni Audrey at nakita naman ni Troy. Pinuntahan ni Kakay sa furniture shop si Dan at sinabi nito na kanina pa daw siya sa furniture shop ay hindi pa pumapasok ng kanilang bahay. At kung ano man daw ang kanyang iniisip ay daanin na lang sa mabuting usapan. At sabay pinakita ang dalawang bote ng beer. Binuksan naman ni Dan ang beer at nag-cheer silang dalawa. Sa kwarto ni Rika ay pumasok si Bea at sinabi niya na trending pa rin daw ang interview ng asawa ni Mayor Troy Ramones dahil sa kanyang neck brace. Nagkumpirma naman si Rika at sinabi niya kay Bea na nakita daw nila sa hearing kanina. Pero sinabi naman ng kanilang inang si Kakay na hindi ito nasaktan. Sinabi naman ni Rika na huwag nalang paniwalaan dahil fake naman ito. Pero sinagot siya ni Bea na it doesn't matter kung fake o hindi. Alam naman nila na ang mga tao ay madaling maniwala. Tinanong naman ni Rika si Bea kung anong gusto nito. Kung gusto niya bang magreklamo at magpa-interview din ba daw. Dahil pag nagreklamo daw sila ay lalong lalala ang sitwasyon. Mabuti na lang daw na huwag na lang itong pansinin. Sinagot naman ni Bea si Rika na ang dalin niya na lang daw sabihin dahil tanggap na siya sa kanyang bagong trabaho. Hinarap niya si Bea at sinagot na kung akala nito ay madali lang sa kanya. Sumagot naman si Bea na hindi at humingi ito ng sorry. Walang madali, Bea, ang sabi pa ni Rika. Kahit saan daw siya magpunta ay nakikita niya si Jigs, hindi lang daw sa courthouse. Kahit daw doon sa venue na kung saan siya nag-present. Kahit saan daw siya pumunta ay nandun na naman si Jigs. Taranta namang tanong ni Bea na kung nilapitan ba daw siya ni Jigs o may ginawa ba ito sa kanya. Bumalik naman sa alaala ni Rika ang mga nangyari pero ang sabi niya kay Bea ay wala, walang nangyari. Sinabi niya ulit kay Bea na sige na matulog ka na dahil maaga pa daw sila kinabukasan. At sinabi niya rin kay Bea na pwede na daw itong bumalik sa kanilang kwarto. Masayang-masaya naman si Bea sa sinabi ng kanyang ate. At sinabi ni Bea na thank you Lord, hindi na daw siya magigising sa mabahong utot ni Nico. Promise daw mas mabilis pa ang alarm clock dahil sa sobrang baho. Sinabi naman ni Rika na alam ko kaya lumipat ka na bukas na bukas. Nakita naman ni Bea ang nakahang na jacket na ipinahiram sa kanya ni Axel. At sinabi niya na maganda kung pwede daw ba magamit niya o mahiram muna. Pero sinabi sa kanya ni Rika na hindi sa kanya. Tinukso naman ni Bea si Rika at tinanong kung kaninong jacket daw yan at bakit pinapahiram siya. Sinabi naman sa kanya ni Rika, sa kanya na hindi niya kilala. Hindi alam ng pamilya sikat na si Jigs ay nasa labas pala ng kanilang bahay at ito ay nag-aabang. Pabalik kina Kakay at Dan ay marami na silang nainom. Sinasabi naman ni Kakay kay Dan na akala ko ba ay walang secret-secret at naalala naman ni Dan ang mga nangyari sa kanila noong high school sila na matagal na siyang may gusto kay Kakay na kapag walang klase daw ay palaging nakatambay si Kakay sa paborito nitong bench sa park at merong naiiwang chips ang hindi alam ni Kakay na kay Dan pala iyon galing. Dahil nakikita niya daw noon si Kakay at palaging iiwas sa mga tao. Natuwa naman si Kakay sa mga sinabi ni Dan. Sinabi pa ni Dan na sana kung nagtapat siya noon pa kay Kakay ay hindi na niya pinagdadaanan ang dinadaanan ngayon. Pero sinabi ni Kakay na ang importante ay ngayon, tayo na, hanggang sa huling hininga. Hinawakan niya ang kamay ni Dan at inilapit sa kanyang puso. Habang naglulokohan si Dan at Kakay ay patuloy pa rin ang kanilang pag-inom. Tumayo naman si Kakay at niyayay niya si Dan para sumayaw. Sa loob ng bahay ni Narika ay tulog na sila nang biglang may pumasok na tao at ito ay walang iba kundi si Jigs. Lumapit ito sa kama ni Rika at tinanggal ang kanyang kumot. Dahan-dahan namang pumatong si Jigs kay Rika. Walang kaalam-alam ang mag-asawa na nasa labas habang sumasayaw na meron na palang pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Pumatong si Jigs kay Rika habang nakangiti nang biglang nagising ito at sumigaw. Ngunit ito pala ay isang panaginip na naman. Panaginip ni Rika na parang totoo. Don't forget to like and subscribe!